subscribe to Freaky Kickbacks Ballers YouTube channel and like all of his videos and hit the notification bell para laging updated sa videos niya. So don't forget to subscribe. Thank you. Good day mga Sprigitik. So ayun, merong pinadala sa atin na item which is yung L2A78. So ito yung mga pictures na nakikita nyo. Yan yung susubukan natin. At nauna yung ginamit ko na submit. At ngayon, kinabit ko na itong L2A7. At nagamit ko na rin siya sa antipolo, sa mahabang parang, at sa puting bato. Lalagay ko dyan sa taas yung link, yung ride namin sa antipolo, mahabang parang, tsaka yung sa puting bato. So ayun, sulit na sulit to, napakaganda at long range sya kung nakikita nyo. So ito, pakita ko. So, ito na yung L2A7 Elite. So, simulan natin dito sa shifter niya. At nakikita natin, napaka-smooth ng shifting niya. Sobrang responsive niya nung nagamit ko. At pag binabalik mo siya pababa sa high gear, napakadali niyang lumipat. So, plastic yung cover niya, isa ibabaw. And wala siyang gauge kung saan mo makikita yung kung ilang speed na. And yung ang tawag dito, yung mismo pinipisa mo, napaka kapit niya, hindi siya madulas. And ito yung RD niya, bakal yung cage niya. And ang nakakatuwa dito is sobrang ganda ng spring niya, ganda ng play niya. Hindi siya maluwag, hindi siya ganong katigas. So at nakakatuwa dito, yung pulling niya, ang laki. So, napakaganda na ito sa Ahonan. And, ayun, kita nyo, long cage siya, no? Napakaganda. So, kasha dito, hanggang maximum niya daw is hanggang 50 teeth. Pero yung gamit ko ngayon is 42 teeth. So, very smooth siya. Ang gamit ko nga palang pugs is submit. 42 teeth and 10 speed siya. So 10 speed tong L2A7 lift na to. Alam mo, sa totoo lang, sobrang ganda na ito. Compare natin sa submit na Edison, mas responsive to. Napakadali na shifting niya. Highly recommended tong L2A7. So yun, at ito naman yung shifting niya, nakita ko sa inyo. Napaka-smooth niya. Ayun, para sa akin, okay na okay siya. And nga pala, ang gamit ko nga pala dito na crankset is yung Ragusa. Hindi pa siya Halotech. Yung iba, sabi, medyo mag-i-skip daw siya, cross-chain. Pero dito, hindi ako nagkaroon ng problema compared nung ginamit ko yung Submit Edison. May mga talon-talon siya eh. Pero nung ginamit ko itong L2A7, napaka-smooth niya. And hindi ako nagkakaroon ng problema. And also, narrow-wide naman yan eh. Pero dun ako nagtataka kung bakit ganun yung Submit Edison. So, comparison, compared sa Submit Edison na 10-speed, dito na ako sa L2A7. Sobrang smooth niya. And kahit gamitan mo siya ng oval na chain ring, hindi siya ganun ka-stress. Dahil kung banat na banat siya, kasha naman, kasha pa dito kasi yung 50 teeth nang walang goat link.
So kung mapapansin nyo, siyempre nagbawas ako dito ng ano, ng chain, ng ilang links. So ayun, kasi nung una ang gamit ko is yung Submit Edison, tapos naka 3040 siya. So ganyan siya ka-smooth. Napakaganda ng shifting niya. So ayun, ito yung review ko for L2A7. Maraming salamat. So do subscribe to Freaky Kickback Spoilers YouTube channel and like all of these videos and hit the notification bell para laging updated sa videos niya. So don't forget to subscribe! Thank you!